Jason and I, Nightline News with MJ and Admar. 10:39 ng gabi, nagbabalik po ang SMNI Nightline News. Kasama natin ang isa sa mga abogado ng SMNI, kaugnay dun partners sa naging hearing sa Kamara sa SMNI franchise, si Attorney Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, mayang gabi, sir. Welcome to the program. Mayang gabi, MJ. Mayang gabi, Admar. At sa lahat po ng mga televiewers natin sa SMNI, yung kaibigan pa ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Hindi ito, ano, dito legal minds. Yes, but of course. Sabado pa. Sabado pa. Anong assessment po ninyo, sir, sa nagdaang pagdinig sa mababang kapulungan, third time sa franchise ng SMNI? Napaka-challenging yung hearing doon. Kasi, first time, kasi I've been in practice for almost more than 15 years. But, almost 8 hours ang hearing, na parang ginigisa ka, hindi marunong makinig yung mga congressman. Ang gusto nila pakinggan, yung gusto lang nila, kung ayaw nila pakinggan, may possibility na ma-contempt ka. So yun ang naramdaman ko in that hearing. But of course, I'll try my best to be humble as possible, just to fix lang tayo sa argument natin na yung SMNI, we complied all the rules, wala tayong na-violate na provisions doon sa franchise natin, and we believe na we have the right to due process. And of course, nakalagay po kasi sa ating salingang batas with respect sa mga congressman na may yung kanilang legislative inquiry kailangan only in aid of legislation. Na, hindi naman sila mga piskal. Aid of legislation, and of course, may obligasyon sila na irespeto ang mga resource person. Kasi kami naman doon, as a lawyer ng SMNI, bisita po kami doon sa house. So as a bisita, kailangan bibigyan sana kami ng due respect, but unfortunately, parang wala, parang pambubuli, parang sigaw-sigawan ka, papahiyain ka, kahit ano lang pinagtatanong, na wala sa goal, wala sa agenda, wala sa subject of the investigation. So yun ang nangyari, but we tried our best to answer every tanong nila na sa kaya natin na masagot. At dito sa SMNI Nightline na Attorney Mark, hindi lang pwede yes or no dito. May explanation. Okay, no, explain dito, kasi ang problema doon, only yes or no. Tapos kahit anong akyat ko sa kamay, hindi tayo pinapansin. Ayan. Ang hingi ko lang sana naman, kahit konting pansin, kahit konting pagtingin. Ayun. Wala eh. Okay na din. Naramdaman. Sir, marami pong nagsasabi at doon sa hearing po, ay nababanggit po yung corporation sole. At may rinig ako doon sa hearing na binanggit pa yung sole proprietor. Yes. Yung mga term. Explain natin. Sige po. Ito ang tinatawag na sole proprietor. Ito yung register ng DTI. Parang nanegosyo ka ng sari-sari store. Parang ganun. Parang may isang certificate ng DTI and ang lifetime niya is 5 years. Renewable for another 5 years. Every 5 years ang renewal sa DTI. Yun ang tinatawag na sole proprietor. Wala siyang juridical personality separate sa owner. So, naka-absorb siya sa personality ng owner ng isang business establishment. Ang tinatawag na one-person corporation, iba naman yun. Yun ang nandito sila. Iba yung tinatawag na sole proprietor, iba yung tinatawag na one-person corporation, iba naman yung tinatawag na corporation sole, at saka yung sinasabi na isang congressman, yung tinatawag na religious society. Iba yun. Yung one-person corporation is a stock corporation na lahat ng stockholder, ang owner ng stocks, isang tao lang. Yun tinatawag na one-person corporation. Tapos isang tao ang may-ari ng buong company, buong stocks ng company, may nominee lang siya in case na may mangyari sa kanya, lahat ng share mapunta sa isang nominee. Yun ang tinatawag na one-person corporation. Ito naman ang tinatawag na corporation soul, wherein the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ is a corporation soul, like the Archbishop of Manila, Archbishop of Iloilo, Archbishop of Cebu. Yun ang tinatawag na corporation soul. Ang corporation soul, may isang tao na tinatawag na trustee of the religious organization. It means lahat ng property of the religious organization, ang owner dyan, yung mga members. But ang nag-represent dyan, isang tao lang. Yun ang tinatawag na trustee. So, ibig sabihin, the head of the organization, hindi siya owner. Kundi, pinagkatiwala lang sa kanya ng kaniyang mga members. Therefore, kung may succession, for example, Mr. Juan, mag-resign si Mr. Juan o mag-leave na kasi matanda na siya, may papalit sa kanya,
walang nabago sa juridical personality of a corporation soul. Yan pa rin ang isang simbahan, yan pa rin ang isang religious organization. Yun na tinatawag na corporation soul. Iba naman yun, yung tinatawag na religious societies. Ang religious societies, maraming tao yan, tapos pag may transfer of shares, kailangan ng boto ng 2/3. Wherein, in a corporation soul, hindi na kailangan kasi isang tao lang ang kailangan dyan. May tinatawag lang na rules and regulation paano ma-transfer through succession na pinag-usapan doon sa Articles of Incorporation ng Corporation Soul. Attorney, kumbaga ang Corporation Soul, parang yung sinasabi nilang isa lang, opisina lang yun, at hindi yun kumbaga parang ano? It is a, parang tinatawag na, yung leader. Leader. Diba may leader na isang simbahan? Ang leader na isang simbahan, hindi siya ang owner ng simbahan. Hindi siya yung owner ng properties ng mga simbahan. For example, ang simbahan, may sasakyan, may lupa, may building, yan, may eskwelahan. Hindi siya ang owner nun. But in fact, ang owner, ang members of the church, yung congregation. Siya lang ang pinagkatiwala sa kanya. Therefore, kasi pinagkatiwala sa kanya, kung may change na of leadership, hindi na bago ang personality ng isang simbahan. Therefore, hindi na bago, hindi na kailangan ng natawag na consent ng Congress. Ang consent ng Congress, kailangan yan pag may transfer of shares. Parang shares of stocks from Mr. A, ilipat ang shares of stocks to Mr. B, kailangan ng consent ng Congress under the franchise law. But in a corporation soul, under section 108 of the Revised Corporation Code, walang nabago sa shares. Kasi yung leader ng corporation soul, pinagkatiwala lang sa kanya. Hindi siya ang owner ng shares of stocks. Kasi in the very first place, walang shares of stocks ang corporation soul. Kasi it is a non-stock corporation wherein ang purpose dyan is purely religious purposes. Yun ang tinatawag na corporation soul. At saka maganda example yung mga Archbishop of Manila. For example, kumawala na yung Archbishop of Manila, mag-resign. Kailangan bang maghumingi pa ng consent? For example, yung isang simbahan like Archbishop of Manila, may registration. Okay, may registration. What if yung Archbishop of Manila nag-retire? May pumalit na bago appointed by the Pope ng Rome. Kailangan pa bang humingi ng consent sa Congress with respect to the franchise ng isang radio station ng isang Archbishop of Manila? Hindi na kailangan kasi in the very first place, hindi naman sa kanya ni Archbishop Pedro ang property ng Archbishop of Manila. Kung hindi, pinagkatiwala lang sa kanya ang property ng Archbishop of Manila under the principle of trusteeship. Yan ang tinatawag na the concept of a corporation soul under the Revised Corporation Code na hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon to explain that in Congress kasi ang more sila sa pagtatanong but hindi tayo binigyan ng pagkakataon na sumagot kasi pag sumagot tayo, one sentence, two sentence, biglang bara, biglang sigaw, biglang pananakot, I recite you for contempt. So paano yan? Hindi, walang tinatawag na proper academic discussion about the certain law na dapat gawin nila kasi the more na ginagawa nila is more on parang pambubuli yung ginagawa nila but we try our best together with Attorney Rolex na to be humble, to be professional, na masagutin lang ang dapat sagutin yung mga tanong nila na parang wala silang gustong marinig. Ang gusto lang nilang marinig, yung gusto na lang nila marinig. Kung ayaw nilang marinig, mali daw yun. Pagsisinungaling daw yun. So yun ang observation ko in that proceeding. Kuya Mark, citing section 114 of the Revised Corporation Code, sinabi ni Congresswoman Migs Nograles regarding religious societies na absent daw yung proper authorization from the mandator, 2/3 of the 7 million membership ng KGC. Hindi kailangan yan kasi yung 2/3 na pinagsasabi ni Miss Beautiful, ang 2/3 na yan is only with respect to religious societies. Well, ang sabi ko nga, ang corporation soul, like the kingdom of Jesus Christ, isa lang yung tao dyan, isa lang yung head, pinagkatiwala sa kanya. So siya lang ang pipirma, the head of the
of the religious organization na corporation sold, sila lang pipirma, hindi kailangan 2/3. Kasi sila lang pipirma, for example, appointment of the next head, appointment ng successor niya. Yung head lang, ang pipirma, isang tao lang doon. Aside sa, iba yung religious societies kasi 2/3 ng members ang dapat pipirma. Ganun pala yun. Mayroon ding binanggit ko yung Mark dito na iba raw yung nasubmit na general information kumpara sa nasubmit naman sa Securities and Exchange Commission. Anong paglilinaw mo doon, Kuya Mark? Ang paglilinaw natin, kasi yung iba yung GIS kasi yan. Yung GIS ng 2020 ng Suarasug Media Corporation, nasubmit yun August of 2020. Tapos yung GIS naman ng Suarasug ng 2021, nasubmit yun noong October of 2021. So, nung nag-report ang Suarasug doon po sa Congress before October 2021. So, pag before October 2021, ang masubmit talaga yung GIS ng 2020. Kasi yung 2021 ng GIS ng Suarasug nasubmit noong October of 2021. So, yun ang pagkakaiba. I repeat ha, ang GIS ng Suarasug of 2021 nasubmit yun noong October noong 2021. But the reporting of Suarasug to Congress was before October 2021. So, kasi before October 2021, ang masubmit talaga or matas talaga sa GIS yung 2020. Kasi nasubmit yung GIS of 2021 October pa lang ng 2021, nasubmit ang GIS ng Suarasug sa SEC. Yun ang pagkakaiba. Sa issue naman ng controlling interest, Kuya Mark, yun yun, na-explain mo na yun kanina, di ba? Yung controlling interest, basta more than 50%, that is controlling interest. But in this case, there was no transfer of controlling interest kasi walang ang nabago. Kasi if you are a corporation, is a corporation sole, ang ibig sabihin ng corporation sole, pinagkatiwala lang sa'yo. Hindi sa'yo yan. Pinagkatiwala lang sa'yo. Therefore, pag may bago bang liderato ng isang simbahan, kailangan pa ng consent? Hindi, kasi in the very first place, walang transfer of shares, walang pagbebenta. Ang nabago lang kung sino ang bagong katiwala ng simbahan. So iba yun sa shares of stocks of an ordinary corporation from a corporation soul. Maraming nagulat din, Kuya Mark, na hindi si Pastor ang may-ari ng SMNI. Yung paliwanag po ninyo doon. Yes, tama yun. So hindi naman, based on record, hindi naman talaga siya. Sabi nila, ultimate beneficial owner daw si Pastor. Nakalagay ang pangalan ni Pastor in the reporting of 2021 yun. Kasi ang rules ng SEC with respect sa pag-declare doon kung sino yung beneficial owner, kailangan natural person. In this case, yung nung 2021 yata o 2020, si Pastor pa ang leader. Siya pa ang nakalagay na executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, and kailangan i-report doon ang tinatawag na natural person. So, representing the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollos C. Kibuloy. Kasi siya yung leader at that time. But ngayon, iba na ang leader. So, therefore, iba naman ang nakalagay na pangalan. But hindi ibig sabihin nakalagay ang pangalan ni Pastor, siya ng owner. As what I've said, ang corporation soul, siya ang pinagkatiwala sa kanya ang property ng simbahan. Hindi siya ang owner. Iba yung owner, iba yung katiwala. Under the concept of corporation soul, the leader of a church, siya ang pinagkatiwala or trustee of a church. Hindi siya ang owner ng property ng simbahan. Kumbaga, pwede ba nating tawagin sa terminong representative sa kabuuan? Siya yung representative at siya yung tinatawag na trustee sa kabuuan ng congregation. So, sino yung may-ari nun kung siya ay isang simpleng representative lang? The owner, actually. No, dito sa pinag-uusapan natin. If may trustee, may trustor. Mm-hmm. Ang trustee, siya ang pinagkatiwala. Ang trustor, ang nagbigay ng tiwala. So, sino ang pinagkatiwala? Ang trustee. Ang executive pastor. Like, for example, ngayon, the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, Marlon Jacobo, siya ang trustee, but hindi siya ang owner. Sino naman ang trustor? Ang trustor, yung member of the congregation. Yun ang trustor. So therefore, ang corporation soul, the leader of the corporation soul, siya ang trustee. Hindi ibig sabihin na siya ang owner kasi in the very first place, pinagkatiwala lang sa kanya, hindi siya ang owner.
Ayan. So kumbaga, halimbawa, kung para at least maintindihan din dun sa Catholic, sa Archdiocese. Mga Archbishop, o mga ganun. Mga Archbishop. Kumbaga, ang taong mga member doon sa Archdiocese na yon, yung parang kumbaga yung may-ari. Yes. At hindi lang ano, kasi nagpapalitan, hindi pwede na, uy, ako yung may-ari kasi ako yung hindi. Dito. Hindi naman si Archbishop ang may-ari. Hindi, Archdiocese of Manila. Yun ang owner. Hmm. Hindi si Archbishop ang owner. So, ibig sabihin kung, for example, ang isang Archbishop of Manila may registration, kailangan pa ba ng 2/3 ng lahat ng Katoliko ng Manila para mabago ang para for the purpose of reporting? Hindi. Kasi as what I've said, corporation soul is different from a religious societies, is different from a stock corporation. A stock corporation, ABC, libang tao, member ng isang corporation, pag ilipat niya si yung Mr. A and Mr. B, ilipat niya yung kanyang share to Mr. X, kailangan ng consent ng Kongreso kasi it is a stock corporation. But in a corporation soul, hindi, kasi nga walang nalipat na stocks, kung hindi transfer lang of leadership under the rules of succession of a church under the concept of a corporation soul. Alright, malinaw. Kuya Mark. Malinaw. Oo. Pero tingin mo, Attorney Mark, bakit nila pinagdidiinan si pastor, considering wala nang siya, malinaw na nga doon na hindi na nga siya yung executive pastor. Actually, hindi nga pangalan yung ano, di ba? Hindi siya kanya. Yung executive so, pastor. So, klaro yan. Hindi si Pastor Kiboloy ang ultimate beneficial owner ng executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. Trustee lang siya. Mga members. But under the declaration of the beneficial owner, kailangan ilagay doon ang pangalan ng natural person. That's why natural person ang pangalan ilagay, hindi isang corporation, kundi representative of the corporation. In 2020 or 2021, nakalagay yung pangalan ni pastor. But hindi ibig sabihin, siya yung ultimate beneficial owner. Ano pa mga question doon na partner MJ sana? Yung issue ng Guan, yung tinatawag na fake news daw, ano pa yung pinagsasabi, don't forget, under the provision ng batas ng prangkisa, ano yung section article ba yun, or section tawag, it is section 4, nakalagay doon, intentional false information. Sinadya. Intentional, sinadya, intentional, intentional sinadya na pamimiki ng mga impormasyon. For example, may certain inaccuracy. Nakalagay po sa Supreme Court decision, of course, hindi naman tayo perfect lahat. Certain, may mga inaccuracy. May mga certain inaccuracy. Inaccuracy of a statement or a news is still covered by the freedom of press. Ibig sabihin, kung lahat ba may konting pagkakamali. So kung gano'n na mangyayari, kung lahat may pagkakamali, tanggalin na tayo ng lisensya, lahat na ng media ng buong Pilipinas, tanggal na. So, it will violate the Equal Protection Clause ng ating saligang batas. Yun namang isang congressman na nag-file ng ano yun? No, urging the, ano yun, MJ? The NTC. The NTC. To suspension. That is in violation ng due process. That is also in violation ng tinatawag na equal, ng separation of power. Iba kasi yung executive, iba yung legislative, iba ang judiciary. Ang trabaho ng legislative, gagawa ng batas. Hindi dapat niya pangunahan ang executive kasi it may influence the decision of the executive. So hindi nila gawin yan. In fact, ang mga congressman bawal nga mag-abogado. Ang mga congressman bawal mag-appear sa korte, bawal mag-appear sa any quasi-judicial bodies. Yung resolution na yan, parang indirectly, naging abogado sila ng complainant to suspend or to cancel the permit. And that is, ang ginagawa nila, illegal practice of a profession of law. And hindi pwede yan, hindi pwede pangunahan ng legislative ang executive like the Office of the President, yung mga quasi-judicial bodies like the NTC, hindi pwedeng diktahan. Kasi, violation yan na separation of power and may tinatawag tayong due process clause. Ibig sabihin, hindi pwedeng diktahan, yun na yun, cancelin na. May due process pa rin. Ibig sabihin,
pakinggan pa rin ang depensa ng SMNI sa proceedings doon po sa NTC. Attorney, ang binabanggit nila fake news. Ang ginawa ba, tingin mo, news ba yung ginawa ni attorney ni Ka Eric or komentaryo parte ng pag-gat? Commentary yung ginagawa ni Ka Eric. In fact, in a question form, questionable, answerable by yes or niya. No. Context doon, question yun. Mm. Pag question, sagutin niya, yes or no. Don't forget, under the concept of a democratic and republican country, ang government official should not be on your skin. They are subject to public criticism, public ridicule, kasi they are part of because public office is a public trust. Ibig sabihin, if you're a public officer, pinagkatiwala lang sa'yo ang posisyon na hinawakan mo. Ang totoong amo, ang taong bayan, under the concept that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Yung video nga, hindi plin eh, di ba? That's why, nagdala ko ng USB. First hearing, I requested na i-play, hindi ako pinansin. Second hearing, hindi din ako pinansin. Third hearing, hindi rin ako pinansin about sa video, yung mga ibang topic, daming pinag-uusapan lang na topic na in fact, yung hearing na yon, dalawang resolution lang yata yun eh. First is about the case of President Roa Duterte and second, yung tinatawag na fake news, yung red tagging at saka yung private speech ni Congressman Suarez. Yun ang topic nung investigation na yun. So, ang problema, umabot na sa ibang mga topic na wala sa pag-usapan and that is in violation ng rules ng committee kasi nakalagay po sa established rules ng House na kailangan ang investigation should limit that is relevant or germane to the subject of the investigation. In this case, hindi na yun ang nangyayari kasi kahit anong mga topic na wala naman sa pinag-usapan, yun. So, paano na magka-focus sa depensa natin kung kahit anong topic, kahit ano-ano pinag-usapan, so nawala na sa purpose ng investigation. Attorney, meron bang kasama din ba sa resolution na tinatanong doon sa investigation yung background mo? Wala yun. Eh, ba't natanong yun doon sa ano? Magka-follower ko siya. Magka-fans ko yung isang congressman. Attorney, yung isa din sa topic doon, highlights doon, is itong Soto Law and Shield Law. No? Isa okay. Ito, kasi, ang Soto Law, ito. Ang Soto Law, very clear yung Soto Law. And actually, Soto Law, may revised na provision ng Soto Law. Mm. 1940s pa yata yung Soto Law na ang nag-introduce niyan, yung lolo pa ni Senator Tito Soto o Tito Sen. Mm. Ang nakalagay doon, if you are a media, ang media hindi kailangan na accredited. Ang media, as long as you practice, may program ka, nag-practice ka ng journalism, hindi ka kailangan accredited ng isang company or isang tinatawag na organization like KBP. As long as you practice journalism, media ka na. And as a media practitioner, bawal kang pilitin na ilabas ang source mo. Mm. May exception lang dyan. Number one, may order ng court. Second, may order ng Senate, House of Representatives, or committee in case of national security. National security ba yan kung magtatanong ka about the travel fund of the speaker? Hindi siya national security. National security ba yan kung sinasabi ni Ka Eric na yung source niya taga Senate? Is it a national security? Hindi. When you say national security kasi, ang pinag-usapan dyan, for example, terrorism, may awas, may rebellion dyan, about issue about security, yun ang issue about sovereignty, yun ang tinatawag na national security. Mm. Pero pag pinag-usapan, nagtatanong lang about the travel fund, hindi yan matatawag na national security. Ito, tanong lang ito, attorney, ha? Ito, ha? Malinaw tanong to, ha? Kasi tinanong si Ka Eric kung sino nga ba yung source, okay? Doon sa ano, ha? Sa hearing. Yeah, yeah. Pangalanan mo na, di ba? Marami na mga tanong, pinangalanan. Nanindigan pa rin si Ka Eric na hindi sabihin. Hanggang sa umabot sa punto na na-contempt siya. Na ngayon, during sa kanyang pagkakaditine, tinanong siya at ibinulgar daw yung kanyang source doon sa isang kongresista. Hmm. Na ngayon, yung kongresista naman, na matatanda natin sa unang mga pagdinig,
isa rin sa humihimok na sabihin yung source, nung tinanong kung sino yung source, ayaw din namang sabihin. Oh, so wala yan. So yung hearing na yun nga, yung first hearing nila ka Eric and Dr. Lorraine, na-violate nga yung kanilang constitutional right. First, hindi, bawas lang tumabi sa akin. Bawas yung tumabi kay Attorney Rolex kasi daw lawyer na kami ng SMNI, bawal daw kami maging lawyer ng ibang mga kliyente. Don't forget, there is no such thing as exclusivity in lawyering. Walang exclusivity. As long as may tiwala ang kliyente sa'yo na ikaw maging abogado nila, pwede ka maging abogado. So hindi ba ibig sabihin na lawyer kami ng SMNI, bawal na kami maging abogado ng mga talents ng SMNI. Walang ganun na sa batas. So ibig sabihin, yung paglipat nila kay Eric or hindi pinatabi sa amin, na violate na yung kanilang right to counsel. Oh, kung ganun ang logic na susundin natin na attorney, bawal kayo magkaroon ng maraming kliyente. Oh, bawal yan. So, hindi naman exclusive to lawyer ka ni Pedro, bawal ka na maging lawyer ni Juan. Walang batas na ganun. So, ibig sabihin, as long as walang conflict of interest, pwede ka maging lawyer kahit sino. As long as may tiwala ang kliyente sa'yo, pwede ka maging abogado kahit kanino. Kung marami pa raw hearing, Kuya Mark, ano bang bilang legal counsel? We will prepare sa lahat ba ng mga defense, but of course, as much possible, hindi namin pwedeng sagutin yung mga pambubuli nila. We remain humble, we will remain professional. Sagutin lang namin ang dapat na sagot namin, but sana respetuhin yung karapatan namin bilang mga resource person, bilang mga bisita ng bahay ni Kuya. Kami yung mga bisita doon, dapat at least they should be hospitable sa atin, respetuhin ang karapatan ng mga resource person. Yun lang ang pakiusap namin bilang abogado ng SMNI. Kuya Mark, ano na ang sasapitin ng ating laban sa ating franchise, mga paglilinaw? At ano ang mensahe po ninyo sa mga supporter ng SMNI? Yung SMNI, tuloy na tuloy ang SMNI. Don't forget, ang franchise ng SMNI, batas yan. Walang ang batas ng Pilipinas, hindi lang ang House of Representative ang gumagawa ng batas. Dalawa ang bahay natin, House of Congress or House of Representative and House of Senate. Hindi ibig sabihin na may approval na dito sa House of Representative, approved na. I-submit pa yan sa House of Senate. Pag na-approve sa House of Senate, iakyat pa yan sa presidente para pirmahan. So it will take time. And of course, yes, totoo, ang prangkisa, hindi yan karapatan. It is a privilege. But kahit privilege yan, kasi hindi naman paso ang prangkisa ng SMNI, at least there is a certain degree of due process and equal protection na dapat respetuhin ng ating mga kongresista at ating mga senador. Alright, maraming salamat si Kuya Attorney Mark Tolentino, isa po sa mga legal counsel ng SMNI sa issue po ng mga franchise sa Mababang Kapulungan. 1107, standby, magbabalik pang SMNI Nightline News. Tutukan ang SMNI Nightline News with MJ and Admar.